Ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano magkabitantin sa bintana ng sakyan. Basahin nyo muna yung salapin guys ng tubig na may sabon, then ilatag nyo yung tint. After guys, milatag yung tint, ikat nyo na po yung kabilang side. Kasi adjust nyo po siya guys, adjust nyo siya ng konti lang. Then after nun, yung kabilang side naman, tapos saka nyo ibababa yung salamin. Bago nyo sa ibaba guys, angat nyo yung ilalim at saka yung ibabaw. Sa ganang guys, hindi dumikit nyo yung tint sa gilid ng sasakyan sa taas niya. Kasi kakapusin kayo kapag kumapit siya doon. Tapos i-flatten nyo ng ayos yung tint sa kayo sa ikat. Huwag malikot ang kamay guys kasi mag-aalon-alon yung pagkahakat nyo sa tint kapag kaganon. Then tanggalan nyo yung mga dulo niya. Gamit yung inyong hintuturo as a guide. Yan ang gawin yung guide guys, yung hintuturo nyo. Para sa ganun yung cutter hindi siya malikot. Huwag nyo lang, iwasan nyo lang guys na masugatan yung inyong kamay. Tanggalin nyo yung mga excess tint. Then, linisan nyo yung salamin, punasan nyo guys after nyan. Katapos guys, linisan nyo yung salamin na inyong kakabitan. Hindi ko na kasi napakita guys kasi nag-close yung video eh. Next time na lang guys, mapakita ko sa inyo paano ako maglinis. Then, bukatin nyo yung tint. Saka nyo basain ng tubig gamit ang spray. After mabasahan nyo na yung tint guys, basahin nyo naman yung bintana na yung pagkakapitan. Then saka nyo kabit yung tint guys. Pansin nyo guys, hindi ko kinakapitan yung kabilang side kasi yun yung kakapit sa salamin eh. Pagka kasi kinapitan ko siya, minsan may mga alikabok ako sa kamay, dumidikit doon, babakat siya doon. Tapos gamit yung paleta guys, ilubog nyo sa inner rubber. Pagkaramdam nyo masikip guys, lumulukot siya, sabi may tupi yung guys, pwede siyang iangat ulit sa kanyang ibalik. Yan guys, after nyo mailagay sa inira, maisuot sa inira, bababa nyo na yung salamin. Tapos, tan-check it, tingnan nyo yung clearance sa guys kung pantay siya. Mag-iwan, mag-clearance na kayo ng konti guys. Depende kasi sa sakyan, may mga sakyan kasi na sobrang skip ng taas niya. Ito naman guys, hindi naman ganun kasikip. Then, binabalik ko guys yung plastic. Isa yun sa paraan na ginagamit ko. Paghahagod na may plastic. Para sa ganun guys, eh, hindi magasgas yung salamin. Ayan, hagulan nyo lang guys, left and right. Sa ganun yung tubig niya ay maubos. Pansin nyo, ginagalaw-galaw ko yung tin. Inuusod ko siya kasi gumagalaw siya eh. Ganun guys, pagka sobrang basa or madulas yung salamin. Ayan guys. Tataas nyo na ngayon yung salamin. Sa ganun, yung tint naman sa ilalim ng rubber, yung hagulan. Ayan guys, ganyan guys ang ginagawa ko. Nilubog ko yung plastic sa ilalim ng rubber. Pwede nyo namang hindi sundin yan, pwede tanggalin nyo na yung tin, yung plastic. Kaya lang siguraduhin nyo guys na yung slammer nyo ay hindi siya matalas or wala siyang bungi. Yan, ganyan guys. After nyan, tanggalin nyo na yung mga titira pang mga bula at saka tubig. Tapos gamit yung paleta, binabalot ko siya sa parnela. Yun naman ang patanggal ko ng mga titira yung tubig sa gilid at saka sa ilalim. Nahagod ko siya ng madiin. Nang sa ganun yung mga tubig, sipsipin ng parnela at maubos. After nyan guys, yan. Tapos na siya guys. Ganyan lang guys. Then, double check nyo lang kung may mga natira pa mga bula. Tapos purasan nyo yung mga sidings. Katulad ng ginagawa ko. Kayang-kaya nyo yung i-DIY guys. Tiwala lang sa sarili. Sabi nga, pag kaya nila, kaya mo rin. Ganyan lang guys. Napakasimple lang pumagkabit ng tint. Lakasan lang ng loob yan. Tsaka, make sure nyo lang na yung surroundings na yung pagkakabitan ay hindi siya madumi. Hindi maalikabok at hindi rin mahangin. Maraming salamat po.